Nakapambata, hindi mo kilala yung line, nagsadbab, sabi ng line niya si Clint Eastwood. Panahon pa yan, no, executive producer natin. You made my day. Sa dami na sinabi mo, ginutom ako. At the meals of the days. I really support your love team with Andrea. So, yeah. Ano yung pakayulit nga? Tortong gulit. Ano yung pakayulit nga pa yun? Laptor EP na si Nikolai. O basta Cliff. Parang natitagtanong na karaan. Ano? Ganto ka lang ngayon. Ganun ka na. Okay. Kaya Margie! Joy! Ang sarap makalaro ng charades nito. May kasabihan nga kung sino ang kung sino ang nagmamataas, siyang ibababa. Sino ang nagpapakumbaba, siyang itataas. People of the world, welcome to another fun-filled episode of Get Starstruck. Saan man kayo sa buong mundo, magandang umaga, magandang hapon, and magandang gabi. Ako naman ang inyong magandang host, Vivian Dela Cruz from Toronto, Canada. You know what? Ang lagi kong sinasabi sa show na to ay this is for all the Filipinos around the globe, lalo na sa mga Pinoy na miss na nila ang Pilipinas. And one way to alleviate their homesickness is to watch something Pinoy, like a show like ours, and to get connected to their favorite Pinoy celebrities back home, oh, diba? So yes, guys, Get Starstruck is just like your ultimate fan day. So welcome! So alam nyo ba, napabata ng pabata ang mga nagiging guests natin dito na mungagaling kay bahay ni Kuya. Sabi nila, hindi man daw niya na-experience ang PBB Big Night, still he became hugely popular. He immediately got a major role in the hit daytime series Kadenang Ginto. Nagbabakil ako. Subsequently, the birth of the Gold Squad. Oh, inyun niya siya Kadenang Ginto. Gold Squad, which found greater fame in social media. At dito pa siya lalong napapanood ng kanyang mga fans. Oh my God, million-million ng fans ito, guys. Are you ready? Let's welcome Seth Fedelin, di ba? But hello, all over the world. Yan lang kita. Ano, hindi ko narinig? Sa mga kababayang Pinoy natin na nanonood ngayon, maganda. Wow. Kay bata, ilan taon ka na, Seth? Magna-9 po. Mukha ka ngang minor. 18 na ako, 18. Nagkakadebubo pa lang. Grabe, di ba? So, actually, napanood ko yung movie mo, Wild Little Love. O, di ba? Photographer ka doon kay Andrea Brillantes. Dami nyo palang fans. Yung love team yun na yan. Kakalurky. Sobrang tagal kong nawala sa Pilipinas. Yan, siguro nung kailan ka pinanganak, baka nasa Canada na ako ng time na yun. But, I'm super happy kasi dahil hindi pa ka pinapanganak yata. But I'm super happy kasi sobrang marami kayong napapasaya na fans, especially now na may pandemic, yung love team ninyo ni Andrea tsaka ikaw, you're really bringing joy to a lot of people, especially sa mga kabataan. Dami mo sinabi, grabe! Nai-starstruck ako sa ganda mo eh. Mam Vivian eh. Bakit lahat na nagiging guest dito? Mga bolero, no? Pero thank you! Papa-autograph ako sa'yo! Pag dumalo ka sa Canada, tumira ka sa'kin. Aampunin kita, binigyan ako mag-ampun. Anyway, so Seth, sobrang thank you for guesting today, tonight. Okay? At saka excited na yung mga fans mo na makausap ka. Kaya, guys, sa pababalik po namin, you will meet our 3 lucky fans to join us in our Celebrity Slam Book. Correct! Galeng! Listo! At kung gusto ka naman nila makalaro, Seth, pwede silang mag-join sa ating Celebrity Hangout. Diba?
sa'yo ng batang to. At syempre, yung pinaka-favorite ko ng segment where they can nominate a friend, a relative, or a family member for a surprise, ito naman yung ating segment which we call... You Made My Day. Oh, diba? Masyado ka pang bata, hindi mo kilala yung line, nag-sadbab, sabi ng line niya si Clint Eastwood. Panahon pa yan yung executive producer natin. Si JD. O, panahon ko rin doon. So there guys, kaya sa mga viewers natin, kung gusto nyong maging participant in one of our segments here in Get Starstruck, kailangan nyo lang pong, ta-dan, mag-subscribe, and then mag-like our page, and click the bell button, and lagay nyo po doon sa all notifications to receive lahat ng notif for our new uploads and live streams. So there. Sending money back home? Send money to the Philippines in minutes as bank transfer, mobile money, cash pickup, or airtime top-up. Download our app or visit worldremit.com. Pursue your dream in the performing arts and get AmpEd. If you're interested in joining the Artist Movement Productions and the Star Magic Workshops in Canada, check out our Instagram and Facebook page, or you can also email us at workshops@amped.com. Vivian De La Cruz, independent consultant and regional vice president with Arbonne International for vegan skincare, nutrition, and personal care with the most effective ingredients. Please contact Vivian at vivian.delacruz01@gmail.com. Available in the U.S., Canada, Australia, U.K., Poland, and New Zealand. Grow your business online and increase your sales using different digital marketing channels. Contact CAV Digital Media today for great discounted rates. Need a wedding singer, talent for voiceover, or a live performer? Contact Rhett De La Cruz and subscribe to his channel at Rhett Radio using the link below. Do you want to promote your business and give it a boost? Advertise with us at affordable rates. Contact us at 1-647-992-7474 or send us an email at sunstandstillprod@gmail.com. Let's get starstruck! Whoever man ang you end up in the future, pag may pamilya ka na, she will be a very, very blessed woman to be with you kasi so nakikita ko, you'll be a good family man eventually. Yeah. Tsaka, narinig mo, Andrea Brillantes? And we are back! So, hi Seth! Thank you so much for gracing our show and thank you for making the Filipinos around the globe happy to spend this time with you. Welcome to our show, Seth. You want to say something? Ayun po, syempre isang karangalan na ibahagi, magpasaya ng mga Pilipino around the world. Sa mga kumakain dyan, sa mga bagong gising, sa mga nag-aalmusal, nagtatanghalian, naghahapunan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa dami na sinabi mo, ginutom ako. Lahat ng meals of the day, you're so cute. So, ayan po. Sana po ginanahan kayong lahat kung ano man yung kinakain ninyo ngayon sa pagbati sa inyo ni Seth. Okay. Seth, I'm just curious, ano, saan nanggaling yung name mo? Bakit ka pinangalanan ng mga magulang mo? Is it from the Bible? Ang totoo kong pangalan is Seth Yancy. Yun, totoo kong pangalan. Seth Yancy Fedelin. Yung Seth at Yancy, nakuha lang sa, yung sa mga center, yung mga baby's book name. Oh! Yung mga ganun. Yancy. Yun po. So, nakuha ni Mama doon yung Seth Yancy. So, galing pareho yung both names doon sa mga baby book names. Opo. Baby names of books. Okay. Akala ko may history behind it. Wala. Ilan kayo magkakapatid? May kapatid ka pa? Opo, apat po. Uy, dami. Magkakamukhaan kayo, puro cute. Opo, lahat. Cute, cute. Kasi ang napansin ko, ang ganda ng color ng ano, ng mata mo. Thank you mo. Contact lens po yan. Kinakabit ko lang. Ganda eh, kasi siguro si Andrea hindi makakilig.
pag may mature mature ba kayo? Anyway, ano ba yan ang i-intrigue? Sabi ho ni Andrea, kung papagawa niya daw yung mata niya, papa-opera niya. Ipapaganda. Para maging pareho kayo. Sabi ko, asa ka. No? Pero pag asa kayo maginawa mo sa vice ganda, ha? Talagang yung mga pick-up lines mo sa kanya ang gagaling. Totoo ba yun sa'yo? Totoo po yun. Walang halong ano yun, biro. Kinikilig ako, ano ba yan? Anyway, sige. Kesa ako lang ang kiligin, pakiligin din natin yung iba nating mga fans mo, syempre. And because this show is for them, right? So, ito. We are in the segment Celebrity Slam Book. Okay. Sa segment na to, we have three lucky fans of yours na magkakaroon ng chance to ask you 21 questions. Okay? Fast talk to. Para mas makilala ka pa nila at ang ibang viewers natin. Baka mga intrigang tanong yan, ha? Ay, wala. Walang intriga. Yeah, we're very safe. Hindi mo kami chismis celebrity show. We're just para kaming ano lang, meet and greet ng mga fans. And kasi hindi mo inabot ang panahon namin, ang tawag nun sa autograph slam book. So kayo wala na kasing autograph, Facebook na lahat eh. So panahon namin again ng aking executive producer yan. Masyado kami mga bago yung mga terms namin. So okay, pakilala ko na. Here are three lucky fans from Toronto, Canada. We have Savvy De La Cruz. Hi, Savvy. Hi, Sav. I'm such a big fan of yours. I love the group Gold Squad, your Gold Squad. And I also watch your videos on YouTube, and I really enjoy them. I really support your love team with Andrea. So, yeah. Di nga. Savvy. Di nga. Nanonood ka ng Gold Squad. Sometimes. Ayun, thank you, Savvy, kasi kahit nandiyan sa Canada, nasusubaybayan mo pa rin ang Gold Squad. At syempre, thank you dahil sinusuportahan mo kami ni Andrea. Maraming salamat. Yun lang. Savvy, did you understand? Parang magkamukha kayo ng Gold Squad natin ngayon. Parang magkamukha kayo ng Gold Squad natin ngayon. Ang ganda nito, no? Ba't ka ang ganda niya? May kahawig siya. Guys, yeah, Savvy is my daughter and yeah. She's a of kasi. Parang ano eh, alam mo yung ano, talagang copy-paste. Hugis na mukha pala pareho na tsaka pagkapayat, di ba? Thank you! Okay, thanks, Savvy. You'll be asking him questions later. Our second lucky fan naman is from Trondelag, Norway. Oh, we are international. So, si Nikolai James Advincula. Hello, Nikolai. Uy. Hello po. Hi, Seth. Hi, Nikolai. Grabe, napatagawa pa mo talaga. Kano ako si Simon Advincula? Sino po yan? Sisimula natin pala sa teleserye namin. Baka kapatid ka ni Rafa. Di ko alam. Di ko po alam. Baka kapatid po eh. Di, pero ano? Nawawala ang kapatid. Taga Norway ka. Taga Norway. Taga Norway. Meron po dyan gusto yung puntaan. Yung parang cliff. Nagsisimula sa letter T. Trollsen? Torgod. Basta ganun. Baka tama ko? Ano yung pakayulit nga? Tortonggul. Pakayulit nga pa yun. Nap-EP na si Nikolai. O basta cliff. Yun lang. Basta pag dumalaw siya dyan, Nikolai, welcome naman si Seth sa'yo, di ba? Sa bahay ninyo. Ay, sure. Yes, sure na sure po yan. Welcome na welcome ka dito, Lodi Cakes, Seth. Lodi Cakes, tutur ka pa niya. Lodi Cakes, yes. Grabe. Hindi ko yung expect to. Happy ka ba, Nikolai? Sobrang-sobra po. Kasi, idol ko po kasi si Seth. Eh. Tsaka, I'm a huge fan of her love. Love team din po nila ni, ano, Andrea Brillantes. Like, oh, damn. Si Andrea Brillantes? Huwag mo lang masamain, pero... Pareho naman pala kayo. I'm just so happy na napasaya na namin today. Ay, today. Yes po. Thank you, Nikolai. Magtatanong ka sa kanya mamaya. Okay, and the pulpit rock, yung ba yung cliff na yon? Pulpit
The Pulpit Rock? Yung Tortunggul Cliff ba yun? Tortunggul? Basta ganali kami. Okay. Basta i-research yan ni Nicolai para dalawin mo siya once pwede nang mag-travel ulit. O, oh, diba? Dream okay. And our next participant for this segment is Francesca Bell Valencia from San Juan, Metro Manila. Or let's call her Chloe. Hi, Chloe. Hi. Hi, Chloe. Hi, Seth. So, parang natitagtanong na karaan, ano? Ganto ka lang ngayon, ganun ka na. Parang 8 years old lang si Chloe, oh. Ikaw naman 9. Hi, Chloe. Yes. Kamusta? Hi. Okay lang ako. Ikaw ba? Eto, okay lang. Masaya naman kami. Kami? Sana all. Sino yung kami? Secret. Chloe, are you happy that you're actually speaking with Seth right now? Yes, sobra kasi fan ako ever since night ako siya sa TVB. Kasi nakita ko yung kapatid ko sa kanya. Sabi ko, what? Kapano kapatid ko? It's ever since na. Subaybayan ko na siya din sa Gold Squad. Yun. Tapos yung love team nila ni Andrea. Sobrang ganun. Sila na yung next Kat Niel dito sa Pilipinas. Tapos kamukha niya pala si, ano, si Daniel. Exactly. I just noticed that set view, yeah. Ngayon, yung set view. Set Drea sila, oo. But thank you, Chloe. At least, yan, napasaya ka rin namin today dahil inaabangan mo pala silang dalawa. But yeah, I also agree with that, right? Kasi parang kayo na nga talaga yung next. Kanina nga, akala ko ikaw si Daniel eh. Oh! Gusto mo rin ba si Daniel? Kuya Daniel mo? Si Kuya DJ ho, si Kuya Daniel, hinahangaan ko kasi dami niya nang napatunayan eh. So kung may mapatunayan din ako. Parang of ganun. Course. Bata ka pa, dati ka doon. At kaya mo yan. You have so much potential, boy. Thank you po. Okay, at abangan naman dahil 18 ka pa lang. Oh my God, by the time that you're 24, 25, I'm sure andahin mo ng movies eh. Marami ka nang narating talaga by then. So they are speaking life unto you. Okay, guys. So let's start with our 21 questions right now. Ayan na. Let's start with Savvy De La Cruz from Toronto. Go, Savvy, with your questions. Okay, so my first question is, who was the first person you thought of this morning? Unang dalawa sila eh, pamilya ko and siyempre si Ali, si Andrea. Okay. So what's your go-to outfit? Ah, yung pang ala na? What's your go-to outfit? Ako kasi simple lang eh. Kung anong mas komportable lang ako. Yung mas nakakahinga yung mga pores. Yun lang. So, who was your first? Okay. Sorry. Who was your first crush? Naku po. First, unang-una kong crush, syempre, nanay ko. Ano ko ako? Nanay ko, syempre, ano, nung bata kasi ako, yung mama ko, kung paano siya sa amin, and paano siya sa pamilya, sa lahat, sabi ko, gusto ko ganyan yung magiging asawa ko. Alam niyo yung gano'n. Talagang that's so sweet. I-idolize ko yung mama ko. Sana makakilala rin ako. Mama yung bata. Napuri na talaga kita. Kapatid tayo ni Sabi. Okay. Dogs or cats? Dogs. May dalawa akong aso. Me too. Mas gusto ko ang favorite dogs. Video games. What's your favorite video game? Video game Valorant. Yan, naglalaro ko Valorant. Tapos sa phone naman ML and COD, Call of Duty, yeah, and Warzone. Yan. Relate ako doon. Alam ko lahat 'yan. Ano I relate to all of them. Ano pa pala? Ano pa pala? Game brick game. Yan, mga ganoon. Tetris. Ay, champion. Gusto mo maglaban pa tayo? Yung naka mag-live stream tayo ha, pero yung mga ganyan. Atari, Battle City. Okay, what is your favorite Filipino dish?
Filipino dish. Adobo, tinola, tapos curry, chicken curry. Yeah. And my last question is, what is the most romantic gesture you ever done? Gusto ko marinig yan. Pinasweet? Madami. Siyempre, pinakasweet ha. Pagbigay ng mga bagay-bagay, yung mga gano'n, bigay ng chocolate, wala. So, di ba? Shoutout sa'yo, Andrea Brillantes. Oh, ikaw ay nag-i-entry ka sa sarili mo ha. Wala kami tinatanong. Hi, Andrea. I hope you're enjoying the chocolates and the sweets na pinadala ni Seth dito. Thank you, Sabi, for all of those questions. Thank you, Sabi. Okay. And now we go to, again, Norway. Hi, Nikolai. Masayang-masaya ngayon. Are you ready with your questions? Hello. Okay. For my first question is, what sport do you play? Dati naglalaro ako ng badminton, swimming, and basketball. Kaso nabalian ako, so pahinga muna tayo. Oh. Yan. Okay, so second question is, if you have a superpower, what would it be? Kung may powers ako, gusto ko lahat ng maiisip ko magkakatotoo. Lahat ng gusto ko magkakatotoo. Lahat ng isipin ko, basta yun. Okay, so what is your dream role? Gusto kong dream role, action star. Tapos, action star. Shoutout nga pala kay Direk. Si Direk namin dito, Direk. Hollywood, baka naman. Kahit cameo lang. Sige lang. Bakit? Ang pangalan niya, Direk Robert Kilaw. Yan. Kahit dumaan lang, kahit maging talent lang ho ako, pwede na ho, Direk. Guwapo namang talent nito. Yan, sige, action sige star. Lang. Dalaw ka sa kanya kapag buta ang California. Yeah. Okay, so for the next question is, the most influential person in your life? Influential. Yeah. Tatay ko. Oh. Tatay Bakit? Ko kasi. Oh. Si tatay, kumbaga, hindi siya sikat para masabi talagang literal na influencer ka. Pero, yun yung tinitignan ko eh. Yun yung as, parang, yun yung ano, kumbaga yun yung molde ko. Na tinitignan na gusto kong role model yung tatay ko. Yung parang ganun. Tatay ko. Wow. Parehong Pilipino, parehong Pilipino yung parents mo, right? Si mama po half American. Oh. Tapos si papa pure Pinoy. Ah. Okay. No wonder crush first crush mo si mama. But you're very fair. Crush mo si mami pero si daddy ang iyong role model. Ang bait talagang bata. Okay, next question, Nicole. Okay, for the next question is, what is the most adventurous thing you did? Adventurous thing. Ito, pagpasok sa trabaho to, isang malaking adventure. Isang malaking obstacle. Hindi siya magaan. Kumbaga, marami kang pagdadaanan. So, may ituturing ko itong adventure. Mm-hmm. Maraming challenges. Dami. Sobra. Kaya mo yan. Okay, next. Okay, next is, what's your favorite color? Paborito kong color, black, white. At ano po ba? Yun lang, black, white. Yeah, same. Okay, for my last question is, Hollywood actor you admire the most? Leonardo DiCaprio. Oh. Kaya Direk, baka naman pag nasilip mo si Leonardo kay Leo. Leonardo. Bakit mo gusto si Leo? Oo daw, sabi ni Direk, siya daw bahala sa'yo. Ang ano eh, kumbaga, ang lupit niyang
actor eh. Napanood ko yung ano, yung parang meron siyang kapansanan, yung bata pa si Leonardo, tapos yung Revenant niya, tapos yung Wolf of Wall Street. What's Eating Gilbert, right? Yun. Gilbert. What's Eating Gilbert? Grape. Yeah. Gusto kong kumain ng grapes. Very good. Kaya pala, gusto mo pala siya. So, I'm sure pati acting style niya, ginagaya mo, he's a very, very good actor. Right? Oscar awardee yan. So, sige. Darating ka doon. Aabangan ko yon. Siguro mga 30 years old na ako by then. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Thank you mo. Hindi nila alam yung edad ko. Thank you, Nikolai, for asking those questions. Yan. So ngayon, punta tayo sa ating last na magtatanong. Si Chloe from Chloe Valencia from San Juan, Metro Manila. Hi, Chloe. Go ahead. Hi, Chloe. Hi. So for my first question, what is your favorite movie, local and Hollywood? Local. Yun muna, yung sa Hollywood muna, yung sinabi ko kanina, yung kay Leonardo. Yung mga movie niya, Revenant, Basketball Diaries ba yun? Tapos, yung may sakit siya, may kapansanan siya, and Wolf of Wall Street. Sa local naman, nanonood ako ng mga movie ni kay Joshua. Ay, paubaya ba to? Yung the yung sila ni Alonte. Cancer siya. Love You, Stars and Back. Ba yun? Oh, love you too. Yun. Yeah. Tapos, sa gusto mo yun. Okay. Yung Pop, di ba siya? Mm-hmm. Tapos, yung Wild Little Love, syempre. Ano yung huli mo? Wild Little Love. Syempre, paborito-paborito mo yun for sure. Oh. Mahilig ka pala sa mga teeny bopper love stories. So, okay. Yung mga nabanggit mo, gusto rin namin yun. Okay, next question, Chloe. So, what do you think your good habit is? Good habit ko? Malinis. Malinis ako. Halata ba? Clean, naliligo, fresh. Sa mga ano ko, sa mga gamit. Oh. Yun. Gusto ko organize yung mga gamit ko. Yan habit ko, malinis ako. Right, next. How about the bad habit? Bad habit ko, yung mga ano muna, mga, yung pinakakinaiinisan ko sa sarili ko, physically, habit. Kinakagat ko yung kuko ko. Alam niyo ba yung mga ganun? Yung kinakagat buti di nauubos. Kaya nga, kulang na lang. Iganun mo. Uka-ukayan. Yung parang ganun, okay. Yung pag-stress ka, kinakagat mo. O, ganyan ang train, ang mga nag-uumpisa, mapunta sa train to Busan. Ito, kailangan tagalin mo yung bad habit na yan. Okay, Chloe. Okay, so the next one is, describe yourself in one word as a son. Son. Diba? Natuluhan okay. Nata kayo. Okay, son. So, anak ako eh. Kumbaga, literal akong anak na hindi literal. Alam ko naman talagang hindi ako ampon. Anak talaga ako. As in, yung ibig ko sabihin yung kasama na kasi pag saan na kung halimbawa matawag ka ng tatay mo na anak ko yan. May pagmalaki ka na anak ko yan. Kung ako, anak ako ng tatay ko. Parang son. Anak ako ng tatay ko. Yan. Gulo, di ba? So, how about malalim as a friend? Lalim. As a friend. As a friend naman. As a friend, neutral. Neutral ako kasi hindi, kahit kaibigan kita, hindi kita kukonsintihin. At hindi kita ito tolerate. Very good. Ano lang ako, nasa gitna lang ako. Totoong kaibigan lang. Yan.
How about as a lover? As a lover. Marupok. Kimi, yan ito. Ano daw? Hindi ko naiintindihan. Hindi, joke as lang. As a lover, marupok? Yun lang yung mga millennial ngayon. So, para plywood lang. Sa mga memes, sa mga ano. Hindi, ano yes, ako? Ano ba ako? Sabihin na natin para madali. Sweet. Sweet pero marupok. Okay. Okay, sige. Parang nakakatakot yun. Pala. Oo, yung combo na yun. Okay, Chloe, last question. For my last question, what is more romantic? A hug or a kiss? Siguro romantic. Siguro sa akin, hirap pa. Siguro kiss. Kasi yung kiss na yun, nakuha mo na sa isang tao eh. Yung kiss? Diba? Yung totoong kiss, yung totoong kilig, yung totoong kiss talaga, makukuha mo lang sa isang taong mahal mo. So doon ka kikiligin sa taong mahal mo eh. Oo. So yung yakap, makukuha mo yan, makukuha mo yan sa kaibigan mo. Pero yung kilig talaga na, ikaw pa naman, mas, kung may crush ako, tas ikiss ako, syempre, ewan ko na lang. Thank you. Thank you for answering that. Oh, Chloe ha, alam ko kinilig ka doon. So, yeah, kiss daw. Sobra. So, thanks for the tour 3 participants for asking all those questions. And ako naman, ang saya ko naman kasi ang dami pating nalaman about Seth. Nakakatuwa malaman yung mga ganitong personal things about your, you know, your favorite celebrity guys. But that's just the start kasi we'll have more fun after this. Pero gusto ko lang emphasize that dahil dito sa segment na to, nakita natin na ang lalim naman pala nitong si Seth. He may be just 18 years old, but I think his wisdom is way beyond his age. Yung view niya tungkol sa parents niya, right? Son. Tapos yung kahit sa pagmamahal eh. I know that whoever man ang you end up in the future, pag may pamilya ka na, she will be a very, very blessed woman to be with you kasi sa nakikita ko, you'll be a good family man eventually. Yeah. Narinig mo, Andrea Brillantes? Yan na naman ha! Shout out daw kay Andrea Brillantes. Masaya si Andrea eventually. Nasasayon na yan kung papalampasin mo. Lord. Ayun na ako naka-experience ng naliligaw sa show ko. Oh my God! Sa kinikilig ako, sana ako lang si Andrea. So, but really, nag-show yung character mo, Seth, and I really admire that na kahit bata ka lang, na nakita ko na malalim ka. No wonder marami kang fans, maraming gusto ka. Yun. So, again, thank you for being so candid and being so open in the show. Okay? Again, shout out daw kay Andrea Brillantes. Okay? Ngayon naman po, as I've said, that's just the start kasi we'll have more fun things after this. Happy, happy birthday po kay Sister Dory. Ayun po, birthday niyo po sa April 1. Happy, happy birthday po sa inyo. At syempre, happy birthday din kay Manuel Ocular. Birthday niya po sa April 4. Maraming salamat po sa inyo. More birthdays to come din. At syempre, happy birthday din po kay June Balaong. April 5 po ang birthday niya. At syempre, sa April 6, birthday po ni na Jean Salgado, Gregorio at Doc Claudine Lagman. Happy, happy birthday po sa inyo. At syempre, April 7 po, happy, happy birthday, Coach Ryan Gregorio. Happy birthday po, Coach. More birthdays to come. And April 10, Abby Kison, Teng Francisco, Lea Laha, and Len Reyes. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. More birthdays to come. And God bless. Hello po sa Arbone de la Cruz Region. Hello po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. God bless. At syempre, kay Sharon Kate of Katie Pies. Hello po. And kay Tony and Diana ng moderators of FB group. At syempre sa Pinoy Eats at Ease. Eats at Ease pala. Hello po.
Sending money back home? Send money to the Philippines in minutes as bank transfer, mobile money, cash pickup, or airtime top-up. Download our app or visit worldremit.com. Pursue your dream in the performing arts and get AmpEd. If you're interested in joining the Artist Movement Productions and the Star Magic Workshops in Canada, check out our Instagram and Facebook page, or you can also email us at workshops@amped.com. Vivian De La Cruz, independent consultant and regional vice president with Arbonne International for vegan skincare, nutrition, and personal care with the most effective ingredients. Please contact Vivian at vivian.delacruz01@gmail.com. Available in the US, Canada, Australia, UK, Poland, and New Zealand. Grow your business online and increase your sales using different digital marketing channels. Contact CAB Digital Media today for great discounted rates. Need a wedding singer, talent for voiceover, or a live performer? Contact Rhett De La Cruz and subscribe to his channel at Rhett Radio using the link below. Do you want to promote your business and give it a boost? Advertise with us at affordable rates. Contact us at 1-647-992-7474 or send us an email at sunstandstillprod@gmail.com. Let's get starstruck! Next. Hello, Andrea. Ali. Ipapasa sa'yo si Andrea! Hello, hello, hello again sa mga kababayan, sa ang sulok man kayo ng mundo today. Welcome again to your ultimate fun day. Get starstruck! Agad nag-again si Vivian De La Cruz from Toronto, bringing to you our guest for today na si Seth Delin. Okay, sa celebrity hangout segment natin, Seth at isa niyang lucky fan ay maglalaro ng game. So, please welcome Mr. Marky Yu from Toronto, Canada. Hello, Marky! Hello sa lahat mga nanonood, and hello, Seth, and of course, to our beautiful host, Miss Vivian. Global leader. Hi, Marky! Panalo, kayong dalawa. Kailangan mapadala kayo ng Arbonne products pag ganyan kayo. Marky, what do you do in Toronto? I actually have a talent agency here in Toronto, so it's called Marky Productions. Nasa shirt kaya pinopromote na rin ano. And yeah, so we produce concerts here in Toronto. Sir, well. Baka naman sir. Means sir. Oo nga, punta kayo dito ni Andrea. Hindi naman kami. Ito ano batang to? Like, he's very candid. Sige. Pag nag-produce ulit, pwede na magbiyahe, di ba, Marky? Why not? Naman, yes. We are so excited sa future natin. Future. Future talaga. At saka kung ano, ang alam ko, Marky, may ano ka rin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, si Seth here is a recording artist din. Mm-hmm. Right? Napanood ko yung mga ibang kanta niya. Oh, talaga yes, romantic too. Din. Ang sweet. At ito, nakakatawa kahapon when Marky knew that he was selected to play a game with Seth. Sabi niya, gusto ko si Seth. Kasi bakit niya ulit Marky Dalico na magkwento? Oh, nakita ko siya sa Hello Stranger. Nanood ako ng Hello Stranger, and then ang galing nung ano niya, nung role niya doon as a friend of yung partner ni Tony doon, 'di ba? Isa kayong group doon. And then nagustuhan ko sino kayo kumakanta doon behind the yung parang background ng music, background music ng show. So i-check ko, ikaw pala yung kumakanta noon. So I was really amazed with your voice, kabosi. Akala ko si Daniel Padilla talaga nung una, sorry ah. Tapos biglang sabi ko, "Oh, si Seth pala ito. Kamukha din niya si Daniel Padilla." Parang ganun. Yes. So, I'm not comparing you, but you look similar talaga. Thank you, bro. Pero Marky, dahil alam kong gusto mo siya, sige nga, kantahin mo yung song ni Seth. Hala. Yeah, short lang. I wanna hear that. Okay, just to, Siglit, nasa na ba yun? Ang dami nilang sinasabi, malapit na nga akong mabingi sa mga napupunan nila, kakasawa din pala.
Sabi-sabi nila na di tayo magtatagal. Keso ganito, keso ganyan. Ayun, so... Oh! Pinapractice ko siya and gusto ko siyang gawan ng cover actually. So, yeah. Nice! Sige, gawan mo dali! Asti! Oh. Ano ba nasabi mo doon, Steph? Ang galing. Ang galing. You want to say something to party? Magaling. Nice. It's a yes for me na ba yan? Thank you. Yes na yan, yes. I want you. You're watching The Voice. Okay. Baka may anong sabihin gusto kay Marky bago tayo mag-start ng game natin. Ayun, kaya Marky, itong game na to ay talaga halay ko sa'yo. Halay natin sa kanila. So, kung anong mang resulta ng pagmumukha natin dito, ay para sa mga Pilipinong bayani natin. Diyan, sa ibang mundo. Salute to our frontliners! Pasayahin natin sila dito sa game nating tinatawag nating Red Ball. Ano ba? Hindi po Red Bull, guys. Red Ball. Okay. I will pass. Ganito yung mechanics niya na. I will pass the imaginary red ball. Pwede rin pink balls. Naka-pink naman ako. Red ball to Seth. Pag pasa ko sa kanya, Seth will act as if you're catching a real red ball, di ba? Then you will pass a different object na to Marky with the action and sound of that particular object that you're passing. And Marky will do the same. Pero kayong dalawa lang yung maglalaro doon. Ako lang yung mag-uumpisa. Gets nyo ba? Okay, gets. Oy! So, we will be doing this 5 times. Paramihan. Paano natin malalaman kung sino yung mananalo? Sige. Ah, wala mananalo talaga. Pagalingan na lang. Pagalingan lang ng pag-project. Pag-impersonate. Sige. Yung pinaka-creative, di ba? Mas magaling. Okay. So, are you ready, guys? Ready. Game. Game. Okay. So, ako muna, ha? Red ball daw. Toing, toing, toing. Yan, pinasa ko na sa'yo. Toing, toing. Okay. My word. My turn. Sige. Ay! Sige, pasa mo siya. Kaya, Marky! Joy, joy! And sa ako ipapasa ko ang... Uy! Bakit pinapasa mo yung unggoy? Ano ba yung word mo yung naipasa mo sa kanya? Okay, ipapasa ko ay... Okay. Refrigerator. Ito naman papasok sa'yo, kaya Marky, ha? Next. Hello, Andrea. Ali. Ipapasa sa'yo si Andrea. No, end call muna natin bago ko ipasa. Kaya Marky, tayo na. Hello! Andrea! Si Andrea talaga yung sinalo. Andrea, ipupo ka dito, Andrea. Hello? Andrea? Oh, okay. Okay, ito ang aking bagong word sa'yo. Meow. 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 Flirty. Okay, pasa. Yung mga game, ito na. Laging asong ulo. Okay, this is my word. Yan, dahil may bigote ako. Yan. Shave yan. Pag pinasa mo, huwag masyadong matalas. Okay, sige. Baka masugatan. Sige, ibabalot ko ha. Okay. Razor. Razor. Yun. Shave cream. Oh, wow, may shave. Ako walang shave. May baon. Ang galing niya. Very candid. Oh, ito.
Kaya Maggie, ipapasa ako sa'yo, ha? Hello, wag na ako. Sabag sa'yo, mabigat. Nalo sa sound effects, ha? Yeah. Salihin mo, Maggie. Hey, tama, malinis siya. Hala, kailangan natin ng alcohol. Alcohol, sayang, alcohol. Sayang. Lapang 5 minutes. Pwede pang gamitin. Okay, sige. Yung kabila lang. Kasi yung kabilang side, ah. Yan, tatakpan pa, nakakahiya eh. Dahil pagkatapos ng toothpick, kaya nasa last na tayo. Toothbrush. Ito, share tayo ng toothbrush. Ito, okay. 1, 2, 3. Sobrang intimate. O, diba? 1, 2, 3. Catch. Oh, ayan. Ayan. Ito na yung last na ipinasa. Hulaan. Okay. Toothpaste. Oops, bubuksan yung gripo. Babasahin ng konti. Nag-isipilyo pa rin pala siya. Oops, pag nandito na yung dila na isisipilyo mo, naduduwal ka pa. Totoo lang ako. Okay. Okay, baso. Hugas. Okay. Oh, next. Last word. Marshmallow. Yeah. Chubby ba? Kagigangigang. Dumikit sa kalakala. Kagigangigang. Ang sarap makalaro ng charades nito. Oh, Marky, ha? Gayaan mo yung ginawa niya. Pinasa niya sa iyo. Pinasa niya. Naku, aba, ito na siya. Ayan, medyo wet pa siya, ha? Sige, pinasa na. Saglit lang. Okay, water. Kare-rare. Ay, adyo. Masarap pa rin? Masarap. Wala ng lasa. Okay, yeah. Pasa mo na yung last mo. Oh, yung last ko pala. Okay, so since... Ayan, saglit. Nagkakaubusan yan lagi. Ayan. Nasa bathroom ako. Okay. Pagkatapos ko nag-poop. Sorry, kailangan mo sabihin talaga. Pwedeng number one lang. Ito talaga. So ipapasok ko na sa iyo ang role ng tissue, bathroom tissue. Ayan. Ayun. Oh. Salo set for the last time. Kumukuha din siya. Tapos. Hindi ko kinaya yun. Relieved. O, diba? Lahat na action ginawa niya. Oh my gosh. Sobrang creative. Nakakatuwa. Nakakatuwa kayong dalawa. Such an actor talaga. Ako mga artista nga talaga kayong dalawa. But alam mo, Seth, sobrang tuwa kami sa mga pinagagawa mo. Galing mag-imagine. I can just imagine pagkalaro kasi charades. No? Talagang bigay todo. And thank you to Marky, ha? That was so fun. Thank you to both of you. Ang galing-galing ninyo. Ang dami nyo napasaya doon. And Marky, what can you say that you got to hang out with Seth? Yes, it's actually fun and mas nakita mo pa yung kakulitan ni Seth na... Ay, Seth, di ba? So, it's not just dun sa show but this is like a talk show. So, parang nakita mo yung ang tawag dito, yung dun sa side niya na makulit talaga din. Yes. Thank you so much, Seth, and it was fun. Thank you rin, kaya Marky. Thank you sa pag-sali sa akin dito sa larong to and pag-join dito sa show. Maraming salamat kayo, Marky. Thank you. And thank you, Queen V. No. Thank you sa inyong dalawa. It was really, really fun. And tawa ko ng tawa dito. So, that was great. Pasaya na pasaya ang Ultimate Fun Day natin at hindi lang po yan. Sa pagbabalik po natin, punta po tayo ng Toronto, again, para i-surprise ang isa nating kababayan. Ayun po, happy birthday po kina Noel sa Milano, Pobleo Domingo Jr., Christian Almohela. Ayun po, birthday po nila sa April 11. More birthdays to po sa inyo. At mag-iingat po kayo. Enjoy nyo po ang birthday nyo. And hope to see you soon po sa inyong lahat. At syempre, happy birthday din kay Evelyn Kilaw ng Murrieta, California. April 13 ho. Happy birthday. More birthdays to come. Stay in a good health. And
love you. Tapos sabi, at syempre kay ano rin, kay Violi Kilaw ng Terrance, California. Ayun po, mag-iingat po kayo dyan palagi sa California. At sana makapunta ako dyan. Enjoy your birthday and God bless. And syempre, happy happy birthday din kay Ruben Salgado. April 14, more birthdays to come. And God bless din sa'yo. Tapos kay Gaya De Los Santos. Happy happy birthday. Birthday niya sa April 16. At syempre, birthday din ni Mark Angelo Minglana ng Siargao, April 14 din. April 16. Sorry. April 16, more birthdays to sa'yo at mag-iingat ka sa Siargao. Sayang talaga. May pandemic pero gusto kong pumunta dyan sa Siargao. Mag-iingat ka dyan. Tapos, kay ano rin, kay Felix Harris Jr., April 17. Happy, happy birthday din sa'yo. And kay Penny Chavez at Stephanie Valencia, April 18. Happy, happy birthday po sa inyo. Tapos kay Delilah Apante, April 19 naman. May birthdays to come. Tapos God bless. And sa April 20, birthday ni Laika Dorado ng San Francisco, California. Ayun, sa San Francisco. Di ba dyan yung Golden Gate? Ayun. Sana makabalik ako dyan. Makabalik kami dyan at magkita tayo. God bless. Sending money back home? Send money to the Philippines in minutes as bank transfer, mobile money, cash pickup, or airtime top-up. Download our app or visit worldremit.com. Pursue your dream in the performing arts and get AmpEd. If you're interested in joining the Artist Movement Productions and the Star Magic Workshops in Canada, check out our Instagram and Facebook page, or you can also email us at workshops@ampeed.com. Vivian De La Cruz, independent consultant and regional vice president with Arbonne International for vegan skincare, nutrition, and personal care with the most effective ingredients. Please contact Vivian at vivian.delacruz01@gmail.com. Available in the U.S., Canada, Australia, U.K., Poland, and New Zealand. Grow your business online and increase your sales using different digital marketing channels. Contact CAB Digital Media today for great discounted rates. Need a wedding singer, talent for voiceover, or a live performer? Contact Rhett De La Cruz and subscribe to his channel at Rhett Radio using the link below. Do you want to promote your business and give it a boost? Advertise with us at affordable rates. Contact us at 1-647-992-7474 or send us an email at sunstandstillprod@gmail.com. Let's get starstruck! The weather is pretty good. May snow? Yeah, pero hindi na ngayon. Like, nung winter. Paano mo naman? Pag-grab mo naman ako ng snow dyan. Hello world again! Ito na naman tayo sa favorite segment ko. At excited din ako na i-announce sa inyo na meron ka na kaming Mother's Day Trivia Contest na sponsored ng World Remit. At ito po ang mechanics ng game. Be one of our three lucky winners of 5,000 pesos on Mother's Day. All you have to do is subscribe to our channel and watch out for the questions that will randomly appear on our episodes. And lastly, give at least 5 correct answers. And now do a screenshot of your subscription and indicate the question number with your answer and type #WorldRemit. Then post in the comment section below, just like these examples. Just remember, the deadline of submission is on May 5th, 2021. And the moment we've been waiting for, the draw date for the three winners of the 5,000 pesos will be drawn on May 9th, 2021. So ayan, Seth, alam mo ba na meron kang avid fan dito sa Toronto? And she was nominated by her friend Marky Yu. Diba? O siya nakipaglaro kanina. So please guys, let's welcome Ryza Quijano from Toronto, Canada. Yay! Hello! Hi Ryza, how are you? Hi Ryza! Oh my gosh! Ayun, Ryza, kamusta dyan sa Toronto? It's good naman. The weather is pretty good. May snow?
Yeah, nung pero hindi na ngayon, like nung winter school. Ah, paano mo naman pag-grab mo naman ako ng snow niya? Soon makakadalaw ka rin dito. Bibigyan ka niya ni Riza, no? Tutirhan mo siya. Panghalo-halo, right Riza? Yes. So tell us more about yourself, your job, what do you do in Canada? Riza. Currently I'm in high school po, grade 10. And I really love to sing. And I'm part of Marquee Productions, which is a talent agency dito sa Toronto, Canada. Oh, so singer ka din, katulad ni Seth here. Opo. Kumakanta. Pangarap mo bang makaduet din si Seth soon? Yeah, oh my God. Oh my God, ano sabi niya, kinikinig siya. So bakit mo favorite si Seth? Favorite ko po siya because ang galing niya po mag-acting and especially po sa Kadena Ginto, which is one of my favorite teleseries, ang husay niya po na mag-act. Thank you. What can you say about that set? Siyempre, thank you dahil nakikita mo yung work ko, nakikita mo yung pinagpaguran ko. Thank you. Eh, tatanungin kita, gusto mong mag-acting din? Pwede. Pero oh, like, masaya siya. Para lang siyang ano, masaya na mahirap. Para lang siyang, parang naglalaro lang ng mahirap. Alam mo yan? Makakapaglaro ka eh. Yung imahinasyon mo, may dadala mo sa realidad eh. May enjoy mo yun. I-try mo dyan sa Canada. Okay. Yeah, she's gonna try it. Basta set pag nag-Pilipina siya, ikaw, bahala sa kanya ha. Sige. Isang eksena. Ayan, nakinikinig talaga si Riza. So, how do you feel whenever you watch Kadenang Ginto? Like what you said earlier kanina, Riza? Yeah, I really love it. He's really good at his roles. Like, kuha niya yung character niya. Si Migoy. Ano yung pinaka-favorite na eksena niya na ginawa niya? Na pinaka-gusto mo? Ano favorite mo? Lahat po eh. Lahat? Well, I think maybe like yung first time na pinakita siya. It's like one of my favorites. Nakyutan ka ba sa kanya? Medyo. medyo. Nice. So, okay. So, what can you say now na kausap mo na si Seth in real time? Well, I'm really, really happy right now. And I am really amazed na very down-to-earth siya despite of his like kasikatan. I must agree with that. So, diba? Kasi so, ano, yun dapat ahead, eh. Yun, kahit saan man, kahit anong estado mo sa buhay, anong marating mo. Diba? May kasabihan nga kung sino ang nagmamataas, siyang ibababa. Sino ang nagpapakumbaba, siyang itataas. Wow. Kailangan lagi nating dala yan. That is actually from the Bible. Opo. Oh. Ang bait talaga. Halika na, tumira ka na talaga sa akin dito. Lahat marami kaming snow. No, but seriously, if you get the chance to visit, ayan, nandiyan si Riza, si Mark, at saka yung mga iba mo pang fans, you'll meet all of them when you visit Canada. So, Seth, do you have a message for Riza here? Ngayon nalaman mo na yan, nakapagpasaya ka. You've made her day. What can you say to her? Yun lang, Riza, yung sa pagkakanta mo. Tuloy mo lang yan, tapos enjoy mo rin. Kailangan masaya ka sa ginagawa mo. Tapos, mag-iingat ka rin ha, sa dyan, sa Toronto, sa Canada. Mag-iingat ka yung family mo. Mag-iingat kayo. And sana, pag nakapunta ako dyan, sana magkita tayo. At kapag nakapunta ka dito sa Pilipinas, sana magkita tayo. Okay, oh my yan. God. Thank you. Oh my gosh! You're looking forward to that, Riza, right? Yes, very much, yeah. So, Seth, basta baka naman mamaya, isnabihin mo naman kami pag kasi sobrang sick. Ngayon pala, million-million na yung mga followers mo by then, right? So, basta, papakita ko sa inyo yung sinabi mo kanina, right? Kailangan mapagkumbaba kayo pa. And I really, really like that. Ang ganda na pagpapalaki sa'yo ng parents mo. Tell them that they did a great job.
Okay, Kai from Toronto with love. So, Raisa, I hope we made you feel really happy today. So, any parting words, Kai Seth? Yeah, thank you so much. You truly, truly made my day. Oh. Okay, so there. Thank you, guys. Nakaka-touch naman talaga ng puso tong segment na to kasi yun na nga, kinoconnect natin and nakakapagpasaya tayo na people who are not in the Philippines and we connect them to their favorite celebrities. Kaya kahit na may gantong nangyayari all over the world and may sakuna, and we try to bring joy to people's lives. So there. Kung gusto nyo, susunod na kayo naman ng surprise, just subscribe to our channel, like, and hit the bell button. Okay? Hello po kay Ruth Supan ng California. Happy, happy birthday po sa inyo. Ayun, malapit na po April 21. More birthdays to come po. At syempre, kila Eva Carpio ng Saudi Arabia. Ayun, mag-iingat po kayo dyan sa Saudi. Alagaan nyo pong mabuti ang kalusugan nyo. Huwag nyo papabayaan. And I'm sure miss na po kayo ng mga kababayan nyo dito at mga kapamilya nyo sa Pinas. More birthdays to come po. At syempre, kila Cherry and Loretta Pascual ng Vancouver, Canada. Ayun, dyan sa Canada po, mag-iingat din po kayo. Stay healthy, more birthdays to come, and God bless. Tapos kay Andy Adriano, kay Andy Adriano, happy, happy birthday sa'yo. Tapos April 22, Jonathan Garcia ng California. Ayun, Sir Jonathan, happy, happy birthday po sa inyo, and mag-iingat din po kayo. Tapos kay Elena Mata, Eloisia Autero, and kay Brooke Mariano. Happy, happy birthday po sa inyo. Yung birthday nyo na po ng April 23. More birthdays to come pa, and God bless. Tapos syempre kila Divina Villanueva and Lorna Quetua. Happy, happy birthday po sa inyo, and God bless din po. Sending money back home? Send money to the Philippines in minutes as bank transfer, mobile money, cash pickup, or airtime top-up. Download our app or visit worldremit.com. Pursue your dream in the performing arts and get AmpEd. If you're interested in joining the Artist Movement Productions and the Star Magic Workshops in Canada, check out our Instagram and Facebook page, or you can also email us at workshops@amped.com. Vivian De La Cruz, independent consultant and regional vice president with Arbonne International for vegan skincare, nutrition, and personal care with the most effective ingredients. Please contact Vivian at vivian.delacruz01@gmail.com. Available in the US, Canada, Australia, UK, Poland, and New Zealand. Grow your business online and increase your sales using different digital marketing channels. Contact CAV Digital Media today for great discounted rates. Need a wedding singer, talent for voiceover, or a live performer? Contact Rhett De La Cruz and subscribe to his channel at Rhett Radio using the link below. Do you want to promote your business and give it a boost? Advertise with us at affordable rates. Contact us at 1-647-992-7474 or send us an email at sunstandstillprod@gmail.com. Let's get starstruck! Ayun po, happy happy birthday po kila Nikki Valencia, Edith Bautista, and Rosalind Esederio. Eh, ayun po, birthday nyo na po sa April 25. Naku, malapit na po. More birthdays to come. And mag-iingat po kayo palagi. At syempre, April 26 naman, birthday ni Evelyn Pajardo. Happy, happy birthday po sa inyo lahat. Sorry po. And syempre, kay Nat Deveza, April 28. Happy, happy birthday po. Tapos, April 29, Hermoso Moneda. Happy, happy birthday po sa inyo. Tapos, April 30, Vildas Daya and Richard Estuesta. Happy, happy birthday po sa inyo. And we are back dito sa ating Ultimate Fan Day. And nakapagpasaya na naman po tayo ng mga Filipinos around the globe. We had so much fun today. So, Seth,
gosh, our 18-year-old boy wonder from the bottom of my heart and from everyone here sa production staff namin ng Get Starstruck. Thank you so much for gracing our show. What message would you like to give to our kababayans who are, you know, immigrants, OFW, or even mga citizens na of a different country like kami? But of course, syempre mga pusong Pinoy pa rin. Do you want to say something to them before you leave? Siyempre po, maraming salamat po dahil napabilang ako dito sa Get Starstruck at makapagbahagi ako ng konting tuwa, konting ngiti sa mga nanonood. At siyempre, ang gusto ko lang po sabihin sa mga Pinoy, Pinay, sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, mag-iingat po kayo palagi. Tapos, saludo po ako sa inyo dahil ako po ay nagkamero ng isang tatay na OFW at alam ko po kung ano ang pakiramdam na malayo. Naramdaman ko rin yun. So, saludo po ko sa inyo dahil tinitiis niyo po yan para lang may maipadala dito sa mga kamag-anak, kapamilya dito sa Pilipinas, sa mga anak niyo. Kaya saludo po ko sa inyo. Kayo po ay isa dapat mapabilang sa mga bayani ng Pilipinas dahil hindi po biro ng magtrabaho dyan, ang magkayod, halos hindi na natutulog, yung mga ganun ho, talagang saludo po ako sa inyo. At syempre, huwag niyo pong papabayaan ng kalusugan niyo dahil tayo po ay naharap sa isang pandemya. Tayo po ay merong pandemic na kinakaharap, so ingatan po natin ang mga sarili natin. Tapos, for sure ho, miss na ho rin kayo ng mga kamag-anak nyo dito at mga pamilya nyo. Yun po. Maraming salamat ho. Sana nag-enjoy kayo. Sana kahit papano ay napangiti namin kayo. Hindi kami magsasawa na pasayahin kayo dahil ito, sa tingin namin, ito ang makakabawas ng lungkot nyo dyan. Ito ang sa tingin namin na makakabawas ng konti sa lungkot nyo. So, maraming salamat po sa inyo. That was such a heartfelt message. Grabe, Seth. Talagang, you're very mature at your age. And we didn't know na ang dad mo pala is nagtrabaho din abroad as an OFW. No wonder. Malapit yung hearts mo sa mga nagtatrabaho abroad. Ang ganda ng message mo. I'm sure sabi mo kanina, hindi mo lang sila napasaya. Sobrang na-inspire pa sila sa mga sinabi mo. So, thank you. Ako, from me personally, ay gustong-gusto kitang bata ka. Magkakaroon tayo ng projects in the future. Sure. So, basta keep humble lang. Keep humble. Tapos, continue in perfecting and being excellent at your craft. Okay? Thank you again from the whole staff of Get Starstruck. So, para naman sa mga kababayan natin, thank you to our viewers. Ang masasabi ko lang, as always, saan man kayo naroon ngayon around the globe, just be strong and courageous because guys, when the time is ripe, you will all reap your rewards. Wherever you are in the world, rise up, Pinoy, because the Lord will be with you wherever you go. Hindi kayo nag-isa. Again, this has been your host, Vivian De La Cruz from Toronto, signing off for the day, but we'll be seeing you in our next episode. Goodbye!